Good morning, welcome back to our YouTube channel. And it's Sir Inga sa Kilin Lowland here in Davao City, Philippines. And good day world with and pa yung ating Leticia. Yes, magandang Leticia. Ayan yung mga succulent lowland. Yung ating mga succulent, ito talaga ang daming babies nito. Yes, nakalbuto na mother. Twin head to sila. Tapos nakalbo yan, ayan. Nung makalbo, ang daming babies na binigay. Dito tayo ngayon sa likod. Ay hindi, sa may mga bulaklakins dito. Ayan, may mga bulaklakins dito. Ayan naman guys, yung aking rose cabbage na mayroon siyang mga baby sa ilalim. Nasa original pot pa to. Nilagay ko lang sila dito kasi alam nyo, wala akong mapaglagyan na area na mas best para sa kanya. Kasi parang gusto niya ng mainit talaga. So nilagay ko muna sila dito. Kaso nga lang, yung mga lupa niya, ayan, bumulusok na kasi ang napakalaking butas sa ilalim. Oo, yan talaga ang disadvantage pag malalaki ang butas tapos wala kang net na nilagay. O yung parang pangharang, ayun, mauubos ang lupa. So ayan, ayan naman, oh, ang daming babies. So kailangan natin yan i-repot soon. Siguro silang lahat. Tapos anyway, yung sadya ko naman talaga dito is itong pinugutan natin na ayan, Ghosty. Ang napakaraming babies na binigay sa atin si Ghosty. Kaya ang hilig-hilig kong magpugot, lalo na sa mga ganito. Biyahe muna tayo dito kasi hello baby Samsung! Oza! Ayan, ang daming babies anyway. O, tingnan nyo, napakadaming babies. Kaya ang hilig kong magpugot ng mga stem na ganito. Yung parang matanda na stem. Kasi alam nyo, magbibigay yan ng maraming babies, guys. Oo, marami talaga. O, tingnan nyo. Unang-una, pag nagpugot tayo, hanap tayo ng medyo matanda na stem. Kasi ang matanda na stem, guys, magbibigay ng maraming babies. Hindi lang isa. Take note, ang daming ibibigay sa'yo, ito na stem, ang dami niyang binigay, parang nasa 6 babies, tapos ito na stem sa kabila, ang dami din, oo, pag matandang stem, pero pag, meron naman kasing maliit lang siya tingnan, pero yung stem niya matanda na, meron din ganon, yung, kahit hindi matanda masyado, basta matured na yung stem. Ito nga o, 3 or 4 na babies dito. Hindi to kataasan. Oo, na-amaze ako dito. Ito yung so far sa mga pinugutan ko ngayon. Ito yung pinakamaraming binigay sa akin na babies. At saka, hindi na ako makapaghintay sa kanya pag lumaki siya. Oh, pero marami siyang mother of millions sa ilalim. Nagsiksikan. Oo, na-amaze ako. So, I'll keep you updated dito. Next naman na kinuha ko guys, itong yung ating Harry Watson. Pinugutan ko si Harry Watson kasi parang nafungus ata yung mga leaves niya. Tapos ito na lang yung si mother na naiwan. Tapos pinugot natin dyan. Ayan, nagbigay ng babies. Tapos ayan, nilagyan na naman ng milibag ng mga ants. Oo, maya ka. Tusok-tusukin ko yung ants mamaya at saka yung mga milibag. So ayan, magbibigay siya ng maraming babies. Tingnan nyo si Harry Watson. Ilan ang binigay sa atin? 5. 5 babies, guys. Oo, pero ito nga lang. Kaso nga lang, guys, pag magpugot talaga kayo, kailangan ready din tayo minsan, ha? Kasi mayroon talaga minsan na pag pinugutan natin, hindi successful yung stem. Yung dito na stem, yung naiwan, either yung naiwan or yung si mother. Oo, pero kadalasan naman talaga nangyayari na nasa mga 10% lang. Yung mga namamatay, 10 to 5%. Kasi kadalasan naman nagiging successful. Based on my experience, nagiging successful sila kapag medyo matured. Hindi lang medyo, matured yung stem. Tapos, ilagay mo sila sa area na hindi agad mababasa. Lalo na kapag laging umuulan. Tapos ako, hindi ako nagsisilong. Kay Sedum Adolfi. Si Sedum Adolfi kasi masyadong matibay at saka si Ghosty. Basta parang mahanginan mo lang si Ghosty ng mga ilang oras, okay na. Meron pa nga akong pinugutan dito na Sedum Adolfi. Ayan matured yung stem. Mas maganda talaga pag matured. Kaso nga lang itong sedum ko hindi pa masyado malaki. Okay lang. Mga propagation na to guys.
Tapos meron pa ako dito, ayan. Ito yung Sedum adolphin na pinugot-pugutan natin. Parang nakalbo talaga siya. Tapos 100% naman ang stem niya. Yan, nagbibigay ng babies, guys. Oo, lahat sila nagbibigay. Ayan, meron pa dito. Lately ko lang napugutan ata yan. Pero okay lang naman. Tapos ito, ayan. Parang hindi sila masyadong mataba ngayon. Or dahil hindi sila nasisinagan masyado ng morning sunlight. Kaya medyo hindi ganun kabilis yung paglaki nila. Or dahil may mga damo-damo. Depende. Saan doon? Basta ayan. Maganda magpugot. Kasi pag nagpugot, dadami ang succulents. Actually guys, meron pa akong sinabit dito. Ayan. Ito yung parang 2 months ago. Pinugutan natin. Ang dami na niyang damo. Oo, ito talaga yung disadvantage din. Kapag dito ko nailagay sa may tumoy-tumoy na. Oo, gupitan muna natin kasi parang damo-damo na talaga siya. Oh, dito ko siya nailagay kasi ito naman talaga yung original area niya. At saka gustong-gusto nila dito. Kaso nga sa kabilang pader na yan, oh. Hindi ko na control yung mga damo sa kabila. Ayan, kunin muna natin. Ayan, ang dami niyang babies na binigay. Oo, ayan, linisan ko yan ngayon pagkatapos natin mag-vlog. Ayan, super duper dami lahat. 100%. Yes, 100%. Mayroon silang binigay sa atin. Mayroon silang babies. Look! Na-amaze ako. Ito yung pinugutan talaga natin. Nasabi ko, kalbuhin natin. Para titingnan natin kung magbibigay ba talaga sila lahat ng babies. Ito yung moonstone na tinatawag nilang moonstone nung ng seller. Tapos sabi ko parang pachyveria. Tingnan nyo. Tapos pinutol-putol natin lahat. Kasi hindi siya masyadong mataas. Pero matanda yung stem. Oh, the best. The best talaga kapag matanda ang stem. Tingnan nyo, look! Na-amaze ako. Lalo na siguro pag dumami to, guys. Or nagsilakihan sila. Sigurado. Sigurado magandang maganda. Punong-puno siguro ang pot na to. Siguro mga 6 months. Ayan, next year. Tingnan natin to next year. Kung ano ibibigay sa atin dito na success. Tapos, alam nyo, ito, wala akong nilagay na fertilizer dito. Naka rain and shine lang siya na sa labas. After pugot natin, nilagay ko agad to sa labas. Kasi parang morning ata yun ginawa or lunch time yung pugot sa kanya. Taka mahahanginan pa kasi yung mga napugutan natin. So, okay lang pa ganyan yung style din. Mahanginan lang siya ng mga ilang oras. Pwede mo na silang ilagay doon sa area kung saan sila nakalagay. Ganyan minsan yung ginagawa ko. Hindi minsan talaga, kadalasan. Pero yung mga parang mga ichiviria na iba, hindi, iba din yung style. Lalo na yung mga malalaki. Oh, kasi parang hindi sila sanay sa ganun na style. Kasi kadalasan lang yung mga ginagawa ko sa mga Sedum adolphi, sa mga pachyveria, sa mga moonstone na ganito, sa mga ghosty. Ayan, ganyan. Ang ganda niyo, no? Ayan, magpugot na din kayo pag meron kayong mga hole dyan. O, sa first talaga, hindi mo masyado ma-appreciate. Kasi, hindi naman sila. Makakalbo talaga yan. Pero later on, mga ilang buwan, gaganda na yan. Tsaka ito, parang kailangan ko na siyang alagaan. Isang pot lang to, guys. 1 year na to dito. More than. Oo, si parang Peridot. Ayan. Kailangan na to ng alaga. At saka ito, ayan. Ito talaga, lumalaki na masyado si Flapjack dito. Ayan lang, so far, yung gusto ko ipakita sa inyo na mga pinugutan ko na nagsilakihan na yung mga babies. Tsaka linisan ko to today. At saka maglinis-linis muna ako. So ayan guys, ito lang muna yung short video natin. Nag-update lang ako ng mga pinugutan. So thank you so much for watching. See you in my next video. Bye! Ingat-ingat kayo. Ito din, kailangan ko munang ibaba. Kasi kailangan na ng linis. At saka ayos. Dami kong ayusin.
Magalit na naman yung ano, viewer ko. Meron talaga, pinagsabihan talaga ako. Gustong-gusto ko naman yung pinagsabihan ako. Oy, madam, bunutin mo yung ano, damo. Oy, madam, ano ba? Bakit namamatay? Ganon, gustong-gusto ko yun, guys. Kasi parang wake-up call sa akin yun. Oo nga, ano, bakit ganon? So, ayan, don't worry po. Yung mga suggestion nyo, inaano ko yun. Tinitake ko as... positive kasi parang namomotivate ako doon at saka ginagawa ko 'yon. Oo, at saka maganda din 'yun ah. Mayroong nagaganon sa atin, 'di ba? So, thank you so much. Bye-bye.